na ang mga apat na kinikilalang tinaguriang lalaking Nora Honor. Mr. Robin Sermenta, Mr. Robin Padilla, and Mr. Coco Martin. Pero teka, sino yung isa? Sino yung pang-apat? Abangan! Hello mga ka-Hearts Expression! Bumabati ang mabuti sa lahat ng mga mabubuting nanonood at sumusubaybay ng ating Heart Expression. Ito po si Kuya Ferdy R. O Kuya Ferds ang nagsasabi sa inyo isang mapagpalang araw. At ngayong araw nito, huwag po natin kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share ang Heart's Expression. At panuorin po natin ito, tapusin po natin ang video upang sa ganon ay talagang may mga pulot tayong mga aral. At sa araw na ito, mga lalaking tinaguriang Nora Honor. Ang mga lalaking Nora Honor. Alam niyo po, yung pong kasikatan ni Miss Nora Honor ay talagang hindi mapapantayan, siya lang ang nakarating dun sa luro ng Tagumpay. Sabi ko nga pag-usapang Nora Honor, hindi tayo mauubusan yan. Nora Honor. Ano po kaya po dahil lumaki ako na ang naririnig ko ay Nora Honor. At natatandaan ko po, siya lang po talaga yung nag-iisang superstar. At ngayon, kumbaga hindi lang siya superstar, kumbaga po talagang halos lahat na ng title na ibigay na sa kanya, sa kagalingan niya, at kailangan po maging national artist na siya. Ano po, asahan po natin at ipag-pray po natin yan sa kalooban ng ating Panginoon. At sinasabi po na kapag mayroong sumisikat na babae, isang padating na bagong sibol na kabataan o hindi mong kabataan, basta po sumisikat at siya po ay patuloy na kumbaga gumagawa ng istorya, sinasabi nila siya na ba ang papalit kay Miss Nora Honor? Yung sukatan po ng kasikatan ay palagi po ang batayan ay Miss Nora Honor. Kapag narating mo na o napantayan mo na ang Miss Nora Honor, ay ikaw na ay talagang sikat na sikat. Pero meron na bang nakapantay sa kasikatan ni Miss Nora Honor? Marami po na nagsasabing may maaari silang sumikat na gaya ni Miss Nora Honor, pero wala po. Wala pong nakapantay sa kasikatan ni Miss Nora Honor. At natatandaan ko po, may isang batikang direktor na po, magaling na direktor. Nung siya po ay nabubuhay, walang iba kundi si Mr. Celso Ad Castillo. Siya po ay hindi pa yata nakagawa ng pelikula ni Miss Nora Honor, at sabi niya, hindi siya papayag na hindi siya gumawa ng pelikula na patungkol kay Miss Nora Honor. At siya po dapat ay magdidirect o gagawa ng pelikulang ang lalaki mangarap, nangarap na maging Nora Honor. Kaya alam po, sa kasawiang palad, wala na po siya. Pero ganun pa man po, marami pong hindi lang mga kababaihan, hindi lang babae, kundi mga lalaki po ang tinaguriang Nora Honor. Kumbaga po, ha? Lalaking Nora Honor. Sino-sino po yun? Narito po ang apat. Number one po, nung panahon po ng kabataan niya, child actor, ang tinuturing po natin ay si Peping or kilalang Romnick Sarmenta. Yes, si Mr. Romnick Sarmenta po ay talagang kabataan niya, matagal na po yun, dun sa gulong ng palad, bata pa po siya, ang galing niyang umiyak. Madali siyang umiyak at kumbaga talagang magaling siya sa drama, yung gulong ng palad. No po, at talagang tumatak ang pangalang Peping. Mas kilala pa nga yata noon si Mr. Romnick Sarmenta na Peping. Siya po habang tumatagal na nahahasa at siyempre po nakita natin magaling na aktor, at habang siya po ay sumisikat ng sumisikat, sinasabi po na siya ay inihahambing bilang isang lalaking Nora Honor. Mr. Romnick Sarmenta, kinilalang lalaking Miss Nora Honor ng kanyang panahon. Ikalawa, wow! Ang bad boy ng pelikulang Pilipino.
Pero alam niyo po, hindi na siya bad boy. No po, para sa akin po, hindi siya bad boy. At talaga naman po, na siya po ay talagang kilala. Magaling na comment sa kanyang pelikula. Action star siya. Pero magaling siya magpatawa. At talaga naman po, marami pong humanganga sa kanya. At isa po siya sa nagsusulong na ipaglaban ang pagiging national artist ni Miss Nora Honor. Si Mr. Robin Padilla po yung kasikatan niya, talagang sumikat po siya, no? At nung panahon niya, talagang paborito po siya. Mapalalaki, mapababae, at marami po siyang nagawang pelikula. Tinagurian din po siyang lalaking Nora Honor. At isa po siya sa nagsasabing yung kasikatan ni Miss Nora Honor ay talagang hindi mapantayan. Siya po yung nagsabi na talagang si Miss Nora Honor, yung pinatotohanan niya na kailangan ibaba pa siya sa helicopter. Hindi po ba, Mr. Robin Padilla, at kayo po ang nagsabi na kay Miss Nora Honor hindi mahalaga sa kanya ang pera? No po, yung karangalan na ibinigay niya sa bansa, nakita natin. Kaya po, makita natin, iniyahambing si Mr. Robin Padilla kay Miss Nora Honor bilang isang lalaking Nora Honor. Number 3, Mr. Coco Martin. Si Mr. Coco Martin ay nakita po natin talaga po yung dinaanan niyang hirap at talagang halos ginawa niya na para sa ganon ay talagang kumbaga dala ng pagsisikap sa buhay at gusto niya magpunyagi. At talaga naman po na kung saan talaga pong indie, yung mga indie film na ginawa niya at talagang pumasok siya sa butas ng karayom. No po? At marami siyang pinagdaanan para marating niya lang estado niya ngayon. At kung hindi po ako nagkakamali dahil po dun sa kulay at sa mata, kung umaarte rin po siya sa mata, magaling po na actor si Mr. Coco Martin. At siya po ay talagang inaasam-asam niya na maging makasama niya si Miss Nora Honor sa pelikula. Kaya po, minsan siya po ay talagang kipag-usap kay Ate Guy na gumawa sila ng pelikula at ito nga po yung padre de familia. No po, na talaga naman nagtagisan sila ng galing sa pagganap. Lalo na po dun sa eksenang nasunog po yung bahay at nandun po parang si Noel ang pangalan ni Mr. Coco doon. Noel at si Ate Guy, talagang makita mo talaga yung pagmamakaawa niya na tulungan siya para sagipin yung kanyang anak na si Noel kasi mag-ina sila doon at talaga yung kanilang chemistry. At talaga naman po, tinagurian si Coco, Mr. Coco Martin na lalaking Nora Honor. Marami pa po, marami pa. And lastly, marami, maliban doon sa pang-apat, marami po, pero pang-apat na tayo. Alam niyo po, hangang-hanga po ako sa kabataan ito, sa aktor na ito, na talagang siya po ay tinulak, pinursige ng kanyang ina na mag-artista bagamat gusto niya maging piloto siya. At talaga naman po, dumaan siya sa audition, dumaan siya sa hirap. At talagang nagpursige, nagpunyagi siya hanggang sa marating niya yung kalalagayang ito. Ang tinutukoy ko po, walang iba kundi si Mr. Alden Richards. At alam niyo po, makita niyo po siya na talagang napakababa, napakamahinahon. Kahit ano po mga interview niya, siya po ay pinagmamalaki ng mga kapwa niya, artista. At syempre po, dahil siya po ay mapagpakumbaba kagaya ni Miss Nora Honor, no po, mababa at talagang nanggaling po din sa regular na buhay, makita natin mapagmahal sa magulang. Kaya po, yun, siya po ay sumikat ng sumikat, sumikat ng sumikat. At siya lang din po yung lalaki, isa po sa, kung baka mabibilang mo lang yung mga umaarte sa mata. Si Ginoong Alden, makikita mo siya sa acting niya, sa mata. Yung nagungusap din po siya at meron siyang timing. At makikita mo talaga na parang pareho sila ni Ate Guy na parang ang lalaki, Nora Honor, pati sa ugali. Sabi nga ni Ate Guy, kumbaga talagang marespeto si Alden Richard. At makita mo po no, dito na talagang sila po ay gumawa ng pelikula. Ginawa nila yung kinabukasan at makita mo na sila ay para bang talagang nagsama yung dalawang mabait, no? At nagustuhan ko po si Mr. Alden Richards kasi magaling siya na host sa TV, sa Ikbulaga. At yung nga po sabi ko kanina, talagang magaling siya sa acting. At
lalo po akong humanga sa kanya nang minsang inawit niya yung awiting How great is our God? Sing with me, how great is our God? Totoo po yun, inawit niya. At labis po ako, natutuwa ako na talagang dinadakila niya ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi niya nga, talaga yung pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga. Kaya narating niya ngayon yung dapat niyang, ayun, yung gusto niyang darating. Dahil alam niyo po, ang tao mapagpakumbaba, katulad po ni Miss Nora Honor, mapagpakumbaba, at saka talagang lumalaban sa hirap ng buhay, nagpupunyagi, nararating nila ang buhay, at iba po talaga yung ipananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Diyos, at talaga naman narating niya yung kanyang narating. At nawa, lalo ka pang magtagumpay, at lalo ka pang pagbalain ng ating Panginoong Jesucristo. Mga lalaking Nora Honor, at marami pa na darating. Salamat po. Ito po si Kuya Ferdy R. na nagsasabing anuman ang iyong salubogin ay pahayag sa heart expression, and as long as there is love, we will stand and God be the glory. Maraming salamat.